everyone, welcome back to my channel. And for today's video, ang gagawin natin ay review ng mga lip products ng ColourPop. Ang wala lang akong product nila is yung Ultra Satin. I just ordered some of those, so parating pa lang siya. But I have here 3 of their most popular products din. Yung kanilang ColourPop PP Sticks, meron ako ng Ultra Matte, at meron din ako ng kanilang mga lip pencils. So yun ang i-review natin today. For those who are interested to know, yung nasa lips ko ngayon ay isa sa mga darkest shades na meron ako from ColourPop. Ito na yung pinaka-dark na kaya kong i-wear sa skin tone ko na morena. It's Teeny Tiny. So, yun yung itsura niya, guys. So, we're gonna start with the review of their liquid lipstick na Ultra Matte. Meron ako ditong 4 shades ng malalaking tube. Tapos, meron din ako mga maliliit kasama sa collection nila. Ang napansin ko sa kanila, guys, iba-iba sila. Hindi sila pare-pareho ng kung nagta-transfer ba siya, kung gano'ng kakapal yung product. So, I think sa shade, siya nagva-vary. Ang napansin ko sa ColourPop, yung mga darker shades nila merong transfer. Unlike yung mga nude at muted colors nila, hindi siya magta-transfer sa kamay mo kapag ginanon mo. Ito, meron siyang konti. Ayan o. If you can see that, may konting transfer siya. Pero, kahit ismudge mo siyang ganun, hindi naman siya mabubura sa lips mo. So, the color and the staying power is good. I will rate it 4 out of 5. So, ayan siya. Pero, yun nga, ginamit ko na to before, at pag kumain ka ng oily, mabubura talaga siya. So, magpe-feather na yung buong dito mo, at matitira na lang yung line ng lips mo, which does not look good. So, kailangan burahin mo na siya totally. I'm going to try to remove it with my lip makeup remover. Sabad ko siya ng konti. And so, as you can see, guys, medyo mahirap siyang tanggalin. At nag-iiwan siya ng stain sa lips mo. Ang pinakamatagal kong wear test sa ColourPop ko is 12 hours. I used the color Stingray for that, and yun, hindi siya natanggal buong araw. Kumain ako ng pansit ng bodies noon, tapos kumain din ako ng pork barbecue nila sa kanin, and then it stayed on my lips. Hindi ako nag-retouch kasi meron pa siyang tint. Now I have a plain canvas on my lips so I can test out the other products that I have here. So ngayon naman, ang itatry on natin is itong one of their red pinkish shade. This is Crouge. Isa sa mga pinaka-favorite kong shade din ng ColourPop. So, habang hinihintay natin, guys, na mag-dry up sa lips ko itong product na nilagay ko, explain ko lang sa inyo yung sinasabi ko kanina about the quality of the product, guys. So, for $5, ganito siya kalaki, marami siyang laman sa loob, tapos manipis yung product, it means na isang layer lang, ganito na yung result mo. So, kung gusto mo mas makapal siya, you have a choice actually if you want to build the product up your lips. Hindi katulad ng mga ibang liquid lipstick na pag in-apply mo, magkamali ka, matte na siya agad tas makapal. Ito hindi siya ganun. So, may buildability factor siya, which is what I like actually sa mga liquid lipsticks. Let's just talk about the packaging, guys. So, ganito siya. Meron siyang box na kasama, pero I threw mine away. So, hindi nyo na siya makikita kasi matagal ko lang na-purchase itong mga to, mga a few months ago. Ang ganda nung ano, nung itsura niya, parang mamahalin yung itsura. Ang pinaka-downside lang for me is nabubura yung tatak niya. If you can see that, guys, so. Naka-store lang to, guys, sa ano ko, sa lipstick drawer ko. So, I don't know why siya, siguro pag nararub siya sa ibang mga lipsticks or pag, ewan ko, siguro eventually nagka-crumble yung tatak niya kasi pag kinukot-kot kong ganyan, no, natatanggal siya. So, hindi mo na alam kung anong brand siya kapag natanggal na siya totally. Although, yung kulay niya, meron pa rin sa likod. Alam mo pa rin kung anong color kasi may sticker. Yun nga lang, yung ColourPop thing here na nakalagay, tapos yung wala na yung iba ko, eh, burado na rin eh. Tapos yung ibang mga information here, nabubura din, if you can see that. Tapos itong isa kong container na pinakamatagal na sa akin, siguro 6 months na, nagfe-fade away na rin yung silver niya. Ayan o, parang nasa scratch off. So, siguro pag mas tumagal pa siya, totally mawawala na yung silver niya. Pero still, you know, hindi naman talaga malaking ano, bagay ang
yung nasa labas kasi yung product sa loob yung talagang ginagamit natin. Pero mas maganda siguro siya tignan kung hindi siya mabubura kapag naka-display siya. Same thing din siya dun sa maliliit. Guys, nabubura din siya. Ito, wala na siya totally. Itong Times Square ko. Ganyan siya all throughout the day. It stays put naman like that. Hindi naman siya yung mag-feather or yung kakalat, ganyan. Pero syempre, kapag sinadya mo siyang i-rub or for example, ibablot mo siya ng tissue, kakapit siya. Pero hindi naman masyado. It's just a little bit of product. Unlike yung mga lipstick talaga, kapag ginanon mo, is talagang kukorte yung labi mo sa tissue, diba? Or pag ginanon mo siya, kukorte talaga siya sa kamay mo. Pero ito, hindi naman. So, natinan nyo, nakailang ganun na ako. Sige, ibablot-blot siyang ganyan. Isa rin talaga ito sa pinaka-favorite ko sa ColourPop, guys. Kasi kahit nagta-transfer yung mga darker shades nila or nagmo-move siya, nagsistay pa rin sa lips ko yung kulay. Hindi siya nabubura. Kahit kumain, or kahit uminom, or kahit kumain ka ng ice cream, hindi siya mawawala totally. Kasi meron ako mga liquid lipsticks na ginagamit na kapag kumain ako, talagang there's a need to reapply. Pero dito sa mga ColourPop liquid lipsticks ko, kung hindi ka lang masyadong OC na gusto mo perfect yung lips mo, meron pa rin siyang shade. Although, syempre, hindi na siya as pigmented or as perfect nung una application mo, of course. Pero meron pa rin siya. So, yung pigmentation ng ColourPop Ultra Matte Liquid Lipsticks for me is napakaganda, guys. For the price of $5, you can't go wrong with that. So, gusto ko rin pala sa ColourPop, kahit pigmented siya at sobrang kumakapit siya sa lips, hindi siya mahirap burahin. Hindi katulad ng mga ibang liquid lipsticks, nakakatakot. Kasi parang, ano kaya meron ditong chemical? Ba't ayaw matanggal sa lips ko kahit naka-ilang subok na akong tanggal with my lip makeup remover? Pero yun nga, ito isa maganda sa ColourPop is pigmented siya, kumakapit sa lips. Pero pag tinanggal mo naman siya, hindi kanya pahihirapan. Para sa mga nude at muted colors ng ColourPop, ang isa-sample ko sa inyo is itong Clueless. Sabi nila, dupe daw to ng Kylie Jenner Candy K. But I don't know because I don't own any Kylie lip kits yet. So, apply ko lang siya sa lips ko. So, pareho lang siya. Pareho lang siya ng, ng consistency ng mga darks kanina. Ang napansin ko, guys, with any liquid lipsticks na ginagamit ko, lagi mag-iingat at mag-scrub muna ng lips. Make sure na na-exfoliate mo yung lips mo before ka mag-apply ng mga light colors like this because yung mga cracks ng lips mo, yung mga lines ng lips mo, mas visible siya when you use a lighter color like this one. Kasi kanina dun sa mga darks, parang smooth na smooth ang ganda ng lips, pero dito kita yung crack. So, nagkamali ako dun, dapat pala nag-exfoliate muna ako ng lips, pero okay lang yan, at least pakikita nyo yung real time niya. So, habang hinihintay natin mag-dry up tong Clueless sa lips ko, yun, explain ko lang din sa inyo na all these three shades, the light ones, yung dark ones, saka yung mga reddish tones, pinkish tones, pare-pareho lang siya ng quality ng liquid nung lipstick. Manipis, tapos magaan, at pwede mo siyang i-build. Sa amoy naman niya, guys, wala siyang amoy. So, para sa mga ibang sensitive sa smell sa mga lipstick nila, you can purchase this one because it definitely doesn't have any smell. So, ayan guys. So, yun na yung liquid lipstick sa lips ko. Yung mga muted tones ng ColourPop. Test out natin siya kung merong transfer. Wala siya, guys. So, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, guys, sa pagkakaiba ng mga ColourPop liquid lipsticks. Kapag gumamit ka ng mga dudes, mga muted pink, yung mga light pink, ganyan, wala siyang transfer masyado. Siguro nga, dahil sa kulay, hindi siya masyadong visible kahit mag-transfer siya. Or mas nagpe-press lang siya siguro sa lips, kaya hindi siya nagta-transfer. Unlike yung mga dark shades, syempre, obvious kapag ginanon mo, kitang-kita siya agad. So, yun lang. Pero same lang naman din sila, guys. Yung pigmentation, yung quality ng liquid lipsticks, yung consistency, pare-pareho lang. Yung transfer lang talaga yung pinagkaiba niya. Kung pag-uusapan naman natin, guys, yung feel niya sa lips, hindi ko naman masasabi na moisturizing siya kasi it's not. Kasi sa liquid lipstick, nag-dry matte siya. Pero it's not like the other liquid lipsticks na nagka-crumble sa lips mo. I've never experienced that in my all of my ColourPop Ultra Matte Liquid Lipsticks. Siguro minsan kapag dehydrated ako or kulang ako sa water or liquid sa katawan, yung syempre nagka-chappy yung lips ko. That's the time na medyo chappy or patchy yung lips ko. Pero for me, it's a good quality for $5. Non-drying siya, guys.
Kaya sobrang in love ako sa mga Colourpop liquid lipstick. Kung hindi lang ako nanghihinayang mag-purchase ng lahat ng shades nila, gagawin ko. Kaya lang, it expires. So ayoko naman matambakan ng mga lipstick at mga products na binili ko, nagsayang ako ng pera at may expire lang siya, diba? So I just bank on the colors that I really want to use.